Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating Muntin Channel. Yan mga kabutingting, ngayon na naman ulit naka-vlog, nakapag-vlog dahil ano tayo, tinamaan tayo ng ano, virus. Pwede na! Virus na hindi malala. Pang isang lingguhan lang virus mga kabutingting. Yung sinasabi nilang trangkaso. Yan mga kabutingting, dito tayo sa Sugod lang ngayon dahil wala tayong home service. At may mission ako dito ngayon mga kabutingting. Kailangan kong humanap ng kahit isang customer lang o dalawang customer. Kahit electric fan lang, basta makabili ako ng ganito. Pero hindi ganitong mga ganitong gear case mga kabutingting, yung flower na gear case. So samahan niyo ako mga kabutingting dahil wala tayong home service, kailangan natin maghanap ng customer. So samahan niyo ako ngayon sa paghanap ng customer mga kabutingting. So tara, let's go. Repair, electric man watching. Electric man watching, repair. Electric man watching, repair. Electric pan washing repair. Electric pan boss repair washing. Electric pan washing repair. At para hindi masyadong humaba itong video natin mga kabutingting, siguro continue ko na lang mamaya pag nakahanap na ako ng customer. Yan mga kabutingting, dito pa rin tayo sa Barangay Rizal. At yung pinasok ko pala doon kanina, pinag-umpisahan ko mga kabutingting, yun naman pala ay sakop pa rin pala yun ng Barangay Rizal, purok size. Hindi ko alam kung ito, anong purok naman ito mga kabutingting. Ito lang nagpagawa sa atin doon. Kaya dito tayo, magbaka sakali. Hi ma'am! Eh, ang ganda ng ngiti ni mama mo. Ngiting tagumpay. Sana all. Electric pan, repair, washing. Ma'am, repair. Ha? Wa pa yung gubon na itong... Wa pa yung gubon, pwede man ka itong gubon. Kilala kong kaliskis mo, oy. Electric pan, washing, repair. Yan, Mamaya mga kabutingting, continue ko na lang ulit itong video na to pag nakahanap tayo ng customer dito. Yan mga kabutingting, nakahanap din tayo ng customer. At dyan lang ako nag-ano mga kabutingting. Dyan ko sinabi na saka ko na i-continue yung video natin. Nandito lang pala yung customer natin, tinawag ako agad. Wow naman! Wow! So yan si ma'am. Ayun, electric pan, wall pan, astron ang tatak. So, pwede ba pumasok ma'am? O, sige. Ayan. Nagpaalam muna ako mga kabutingting kung pwede pa mag-vlog kasi baka mamaya magpagalitan tayo. Makapiso ka ba? So, pasok tayo. Ayan mga kabutingting, ito yung gagawin natin. At bago natin ito umpisahan mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So, umpisahan na yung buhay naman na natin. Yan, una natin gawin mga kabutingting ay testirin muna natin. At ito mga kabutingting, sabihin ko sa inyo kagad ay ito ay China to. Rewind ito mga kabutingting or sa pinakamadaling sabi ang motor nito ay hindi copper ang gamit, aluminum. So bago natin testirin, papakita ko lang sa inyo na okay yung testir natin. Yan, ayong 00 mga kabutingting. Ano nangyari nito, hindi na nagamit ng isang linggo, ayaw ng 00. Yan, patay na mga kabutingting. Ayaw ng kabutingting, ayaw ng 00, this time ayaw testir natin. Isang linggo lang na hindi nagamit. Ayaw nang gumana. Ayaw, 00 talaga. Atay. Ayun, nag 00 na rin mga kabutingting. Tignan natin ulit. Oops. Okay na. So
So ngayon, tester lang natin. Ay, mayroon naman siyang reading. So ibig sabihin ay walang problema ang motor nito, mga kabutingting. So ang paggawa ganito, dahil may reading, sunod nating gawin ay tanggalin muna natin tong screen para makita natin kung anong problema. Yan, napakalambot naman mga kabutingting. Pero ayaw niyang try muna natin pala itong panda rin kasi mayroon naman siyang reading. Steady ko lang yung ano nito, angat ko lang yung pinaka knob niya, yan, para hindi siya mag-swing kung sakasakali. Ayun, kung napapansin nyo mga kabutingting ay napakabagal yan, halos hindi makaikot. Yan ay number 2 na yan, oh. Nilagyan pa ng may-ari ng aro. Yan, kung nakikita nyo, number 2 na yan. At napakabagal. At lagay natin sa number 3. Medyo mabagal-bagal din. Yun, tumunog pati mga kabutingting kung naririnig nyo. So, ibig sabihin ito ay may problema ang busing pag mga ganito. So, saksak. Unplug lang natin. Natanggalin lang natin tong ano lahat mga kabutingting. At tingin ko ang problema nito dahil malambot naman siya, dalawa lang, pwedeng busing o pwede ring kapasitor. So baklasin natin lahat para makita natin yung loob kung anong problema. Ngayon, tanggalin lang natin ito mga kabutingting, pati yung apat na tornilyo para mabaklas natin at para makita natin kung may problema ba yung busing. Yun muna ang una nating i-check. Yan ito mga kabutingting ay okay ang busing nito. So ibig sabihin ang problema nito ay starting capacitor dahil yan nga ang sabi ko kanina ay mabagal. Pero binuksan ko siya dahil para kasing nagkakayod siya ng busing kaya binuksan ko siya. So dahil nabuksan na rin natin ito, nabuksan ko na ito, ang gagawin ko dito mga kabutingting ay babasahin ko yung kum paikot. Yan. Ganon din yung shafting. Ang busing nito talaga mga kabutingting ay walang problema, yung kapasitor lang ang problema nito. So ganon din yung isa, lagyan ko lang din ng langis yung pinaka foam nya. Yan. At lagyan ko na rin itong ihi ng langis. So ngayon assemble ko ulit. Ngayon, putulin na natin itong kapasitor para mapalitan. Balatan lang natin yung magkabilang dulo na wire para maihinang natin sa replacement na kapasitor. Yan, tapos na. Kuha lang ako ng kapasitor mga kabutingting. Yan, ito yung ipapalit natin mga kabutingting. 1.5 microfarad. At ganun din yung original, 1.5 microfarad din. So parehas lang, hindi ko siya tinaasan dahil ang gaya nga na sinabi ko kanina, ang motor nito ay hindi ang winding nito ay hindi bronze ang gamit, aluminum. Kaya hindi ko siya tinaasan. Tsaka napakanipis ng stator niya. Ito yung stator niya. Napakanipis. Kaya hindi ko siya tinaasan. Isinunod ko lang siya sa original niyang kapasitor.
Pero okay. So yan na mga kaputingting, tapos na natin na hinang. So ngayon ay wag na natin itong kapasitor natin dito ilagay, di balik ilipat lang natin ito dito. So lagyan ko lang siya ng tornilyo dito. Assemble na natin ulit ito mga kabutingting para matry kung ano, kapasitor lang ba ang problema. At siguro yung pagbalik na ng screen nito mga kabutingting ay hindi ko na siya mabidyuhan kasi may wire na punto. Sige na, ihinang na kusog. Siguro mga kabutingting yung pagbalik sa screen nito ay hindi ko na mabidyuhan dahil para hindi masyadong humaba itong video natin kasi lilinisin ko pa yung screen para matanggal yung alikabok. Yan, pagpagan ko muna mga kabutingting at hindi ko na videohan yung pagbalik nitong ano para hindi masyadong humaba yung video natin. Ayun, ayan mga kabutingting ay okay na. Yan, okay na siya mga kabutingting. Yun lang ang naging problema. Yan, number 1. Yan, kung number 1 pa lang yan, nakikita nyo, no? Number 2. Number 3. Yan. At kung naririnig nyo ay talagang mabilis na yan mga kabutingting. So ngayon ay okay na yan. At mayroon pang isa. At magpagawa nyan mga kabutingting, siguro hindi ko na videohan. Kaya hindi masyadong maba yung video natin. Kwento ko na lang sa inyo mamaya kung anong nangyari dyan sa electric pan na yan. Yung brand na yung electric pan na yan mga kabutingting ay standard. Maliit na standard ito. Hindi ko alam kung anong size to, 12 ba or 10. Malalaman nyo na lang mamaya mga kabutingting kung maging okay ba siya or ayaw. So yan mga kabutingting, tuloy yung nagawa natin, isang wall pan. At mayroon pa daw ipapagawa yata na washing machine yung may-ari nito. So maganda yung binumano natin ngayon mga kabutingting. Kung sabaga medyo nakaswerte-swerte pa na tayo kasi hindi pa talaga ako totally 100% na malakas pa yung pangatawan ko. So yan na yung may-ari. Okay na to ma'am? Pakita ko ulit sa'yo. Pakita ko ulit. Birahon? Oh, sige, birahon na, birahon na, ma'am. Ano ba? Okay na. Okay na, ma'am. So, okay na mga kabutingting. Kaya nga nang sinabi ko, sabi ni ma'am, mayroon pa daw siyang papatingnan na washing machine. So, punta na tayo doon sa washing machine mga kabutingting. Yan mga kabutingting, dito na tayo susuot. Swerte yung binamano natin ngayon mga kabutingting, di na tayo pinaglakad ng medyo malayo-layo dahil hindi pa tayo talaga totally 100% na nakabawi sa lakas na pangatawa natin. Gandang umaga boss. Papasok lang kuya ha. Yan, pasok tayo dito. Yan. Shout out boss. Shout out. Pangalan nila boss. Si Kwan, si Samsung, si Kwan. Akala ko si Romnex Arminta. Ay, kagwapo. Video kay nagpa-vlog, dali video. Vlog ani. So yan mga kabutingting, ito yung gagawin nating washing machine. At maraming pako ma'am. Yan na mo. At itong isa ma'am, okay to. Okay lang ang usa kay
Tiruwa so, si Jay ka nandito sa mo. Ayaw mag ano ma'am? Mo drain. Ayaw mag drain? So, o kaya na putol ag isang kuan, kining yung pihitan. Try natin. Yung dryer nito ma'am, okay. Okay ang washing gumagana. Tujok pero dili aw kanang mo andar pero dili mo tujok. Ayun, umaandar daw mga kabutingting pero ayo umikot pero mas maganda na rin yung tignan na natin. Para makita natin kung anong problema nitong washing ni ma'am. Ha? Yeah. Papaga ganyan ma'am, baya ma'am. Baya mo lang. Ito mga kabutingting ay umaandar nga naman talaga pero ayaw niyang umikot. So ngayon, tatalikod ko lang ito mga kabutingting para doon natin makita sa likod kung anong problema nito. Yan, ito daw mga kabutingting ay mayroon na daw pala itong pumunta pero hindi daw naayos dahil umalis daw yata yung may-ari. Hindi ko masyadong kuha yung istorya ng may-ari. Pero ito mga kabutingting ay binuksan dahil kung nakikita nyo, wala nang tornilyo. Ganon din dito. Ito na lang ang isang tornilyong natira. So yan lang yung kailangan kong tanggalin para makita natin yung loob. Day! Kini bang mga nilabahan ng mga ugal ha? Ayan. So makita na natin ngayon mga kabutingting kung anong bakit ayaw umaandar yung motor. Pero ayaw umikot. So ngayon, tatry natin ulit para makita na natin kung anong naging problema niya. Yan, mayroon na tayong extension mga kabutingting. So ngayon, saksak lang natin. Then naka-on pa naman yung timer. Yata. Ayan, nakikita nyo ay umaandar yung motor. Kaso parang, ano sa, ano, ayan, kita nyo mga kabutingting ay okay yung motor. Pero kung nakikita nyo rito ay umiikot din pero hindi umiikot yung pulsator nya. Pero kung nakikita nyo mga kabutingting ay hindi umiikot yung pulsator nya. So ang ibig sabihin yan, sa palagay ko ha mga kabutingting, hindi pulsator ang problema nyan. Ang problema nyan pag mga ganyan ay gear keys. So, mag-usap muna kami sa may-ari mga kabutingting kung papagawa niya ba or hindi sa kung itong washing niya kasi yun nga, ang problema nito ay gear keys. So, yan mga kabutingting ay papagawa ng may-ari. So, pag ganito mga kabutingting, lalo na siguro tingin ko nito ay medyo mga pag mga ganitong modelo, Babad Magic na sharp, medyo matagal-tagal na modelo na ito mga kabutingting. 2000 na rin ito mamahigit. So ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin itong yun nakikita nyo ito, tatanggalin lang natin yan. Pero kung nakikita nyo yung Phillips screw ko ay halos may tumingin na kasi nito mga kabutingting. Pakita ko sa inyo mga kabutingting yung tornilyo na to, yan nasa gitna, bumilog na, mayroon na rin tumingin ito. So yun yung poproblemahin ko at yung pagtanggal ko nyan, sisilsilin ko lang yan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag matanggal ko yan para mapalitan natin yung isang gear keys, isang seat para gumana na siya. At hindi ko na siguro videohan yan mga kabutingting. Basta papalitan ko yan. Yung ipapalit natin, yung gear keys nandito pa. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pagka na okay na or naikabit ko na para hindi masyadong humaba itong video natin. At ang marami na rin naman kasi akong upload nito mga kabutingting para hindi masyadong humaba video natin. So hindi ko na ipapakita sa inyo. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag maging okay na siya. Yan mga kabutingting, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya natanggal kahit anong gawin ko ng ayaw pa rin matanggal. So ang oops pag mga ganito mga kabutingting, ang ginagawa ko pag ayaw niya pa rin matanggal diyan, kailangan ko muna matanggal lahat yan. At para matanggal lahat yan kasama yung gear case,
Yan, kailangan ko rin yan tatanggalin dito. Pero tinanggal ko na yung mga tornilyo niyan, mga kabutingting. At hindi rin naging madali ang pagtanggal ko ng mga tornilyo dito paikot, mga kabutingting. Kasi kinalawang. Yan, kita nyo yung mga, yung ulo ng tornilyo. Yan oh. Kinalawang na yung mga ulo ng tornilyo, mga kabutingting. Oh. Oh. Hindi rin naging madali. Yan. So, dalawa lang ang tornilyong matino-tino na hindi siya kinalawang, ito lang. Yan, ito kinalawang kaya medyo pahirapan. So, ang gagawin ko diyan, mga kabutingting, ay tatanggalin ko 'yan. Makikita niyo 'yan kung ano lang tinanggal ko, bakit matanggal kaya ang mangyayari lang 'yan, ihi lang ng pinagkabitan nitong pulsator. Yung pinagkabitan nitong tornilyo, yun lang ang makukuha natin dyan. At sisirain ko na yung ito. Papakita ko muna kung alin yung sisirain ko. Tutumba ko muna yan, mga kabutingting. Yan na, mga kabutingting. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung sisirain ko nito, mga kabutingting. Yung sinabi ko kaninang sisirain ko, ito, sisirain ko tong gearcase na to. So, ito mga kabutingting, pakita ko sa inyo yung panbelt. Itong panbelt na to ay gumagana. At kung kikita nyo naman ay napakalambot pa. Ayan o. Ito, napakalambot pa nito mga kabutingting. Pero ang tanong kung bakit ayaw mandar. So ibig sabihin yung gear nito sa loob ay talagang pudpud na siya. Kaya ayaw niyang umandar. Dahil kung titignan din natin yung panbelt niya ay makapal pa siya. Ayan. Hindi pa siya talaga totally na pudpud. So, aandar pa dapat or iikot pa rin dapat yung pulsator habang iikot tong motor ito. Yung nakikita nyo ay hindi pa masyadong kalawangin. Kalawangin siya dito pala. Dahil dito siguro may tubig na ito pumapasok. So, ngayon sisirain ko lang yan mga kabutingting gaya nga na sinabi ko kanina. Ayan. Ayan, natanggal ko na yung apat na tornilyo mga kabutingting. Sunod ko namang tanggalin ngayon ay itong pulya. Gagamit lang ako ng vice grip dyan dahil wala akong, ang sukat nito para matanggal mo ito ay 13. Pwedeng open range, pwede ring back range. Yan. Pwedeng open range, pwedeng close range. Ang gamitin nyo basta 13 ang number. Ako dahil wala akong 13, ito lang yung gamit ko, vice grip lang. Yan. Ngayon, dahil natanggal na natin yung apat kanina na tornilyo, ito naman yung kita, may apat na tornilyo pa to mga kabutingting yan, no? Isa. Yeah, isa, dalawa, basta apat 'yan. So kailangan pa natin 'yan tanggalin. So yan na, mga kabutingting. Yung sira, lalo ko pang sinira. Kaya ko siya sinira mga kabutingting para maayos. Dahil sira na rin naman, so lalo ko lang sinira. So ngayon, para matanggal natin yung pulsator mga kabutingting, kailangan lang natin may tatanggalin lang tayo dito na C-clip. Ayan. Para matanggal natin itong yung pulsator. Hindi ka na mahirapan dito sa pulsator mga kabutingting sa secret sa pagtanggal kahit wala kang pantanggal nito kasi pag mga ganyan ay kinain na ng kalawang yan o, hindi na masyadong nakalak yan. So, ang diskarte ko dyan ginaganito ko lang yan, palayo ko muna yung cellphone ko baka tamaan sa martilyo lalo masira.
May siklip mga kabutingting oh. Oh, wala na. Kinain na ng kalabang. So dahil wala nang siklip yan, pwede na natin itong itulak para matanggal natin yung prosito. Gamit lang tayo ng concrete nail. Lipit natin sa vice grip. So, pwede na natin matanggal yung pulsator mga kabutingting dahil wala nang sagabal dito, natanggal na natin lahat ng sagabal. So ito na yon. Pero nandyan pa rin yung tornilyo sa gitna, pero napakadali na lang yan natin silsilin kasi nasa labas na. So pagtanggal natin dyan at pagsilsil natin ito ay hindi ko na mabidyuhan pa. Sinare ko lang sa inyo para matanggal ito. Yan. Para mas mabilis natin masilsil. Ilalabas muna natin kasi pag nasa tab pa natin ito silsilin, napakahirap. So ganyan ang paraan ko. Ewan ko sa inyo kung anong diskarte nyo nito. Pag basta ako, ganito yung diskarte ko pag hirap na talaga akong masilsil ito. Tornilyo. So tanggalin ko muna yung tornilyo na yan mga kabutingting sa gitna para mapalitan ko na ito ng isang sheet na gear case. At continue ko na lang mamaya mga kabutingting pag nakabit ko na ito at pag itatry na natin. So yan mga kabutingting, naibalik na natin. At kanina mga kabutingting, habang sinilsil ko to, nung nailabas ko na to, ilang pukpukon lang natanggal ko kagad yung tornilyo. Hindi kasi siya mahirap silsilin yung tornilyo sa gitna pag nasa labas na, hindi katulad pag nandito sa tab makipot. Pag nasa labas ka na, napakadali mo na lang silsilin yan. Kaya iyon yung purpose kung bakit sinira ko yung pinaka gear case niya talaga. So ngayon naikabit na natin at pinalitan ko na rin ng tornilyo yan. Ito yung tornilyo niya. Yan. Dahil ito mga kabutingting ay nabilog na talaga. Ayan, iyan yung sinilsil ko. Isang tirahan lang sa silsil. Hindi na palipat-lipat. Yan. So, kay Jerry Santillan, ayan, ito gayahin nyo itong diskarte ko na to. Magagawa at matatanggal mo yung pulley na yan, sir. Gawin mo lang itong ginawa ko ngayong araw na ito. So, ngayon, okay na yan. So, ngayon, ibabalik natin itong pan belt kasi yung sabi ng may-ari baka lang daw sa pan belt kaya hindi siya umiikot. So ibabalik natin tong pan belt para makita ng may-ari na hindi talaga pan belt yung problema. Ayun talaga ang problema. So siguro yung pag itatry ko na to mga kabutingting mamaya lalagyan lang natin ng tubig para sigurado makita nyo na umiikot na talaga. Kasi kung hindi natin ito lalagyan din ng tubig mga kabutingting, pakinggan nyo kung anong tunog ha. Oh, diba napakaingay. Kasi medyo marami yung ang ano din kasi nito pagka wala siyang LC mga kabutingting dahil hindi talaga magkaparehas yung original sa replacement. Ang original medyo maiksi kunti ng ito. Mahaba kunti ito. Kung sabaga nasa mataas ito kahit ibinalik ko na yung washer nito ganun pa rin. So Pero pag may tubig na kasi mga kabutingting, aangat yung pulsator at hindi na yan siya ganun ang ingay. So ibabalik ko lang tong belt at itatry natin mamaya pag may tubig na. So yan na mga kabutingting, ayan pala yung mayari. Si Kunsyal si Ira, no? Kunsyal dito sa Barangay Pandan. Barangay Rizal. Ano pangalan nila, sir? Tolentino Balido. Ayan, Tolentino Balindo Balido mga kabutingting dito sa Barangay Rizal. Kayong konsihal dito. At yung asawa niya kanina, nakausap ko kanina yung nagpagawa ng electric fan. So, ayan, tingnan niyo yung ginawa ko. Ayan.
Okay na yan mga kabutingting. At yung narinig nyo habang iniikot ko yung pulsator niya kanina, maingay. Maingay lang yun siya kasi wala pang tubig. Pero pag may tubig na, wala na kasi. Pag may tubig kasi mga kabutingting, umaangat ang pulsator niyan. Tumataas. Kaya hindi siya sabit siya doon sa kung mayroon mang kung ano man yung pinagsasabitan niya. So yan, okay na yan mga kabutingting. Okay na ba? Sian? Okay na. Ayan. Talagang maasahan. Okay, hindi rin naman po. Talagang nakachamba lang siguro. Hindi. Hindi tayo expect niya na nakachamba nga lang po. Chamba lang. Chambahan lang. Sana'y pagbutihan mo pa ang iyong mga gagawa. Para marami pang customer ang magpagawa ano. Tornilyo ko muna paikot kaya wala pang tornilyo yan. Pwede mo. So, tapos na ma'am. Tapos na. Yan, mga kabutingting. Okay na, nagpaganda si ma'am mga kabutingting. Sana Okay na yung washing niya. Pero mga kabutingting, hindi ko dito tatapusin itong vlog natin sa araw na ito kasi mayroon akong mission kung bakit napunta ako dito sa Sugot. Dapat isang electric pan or dalawang electric pan lang sana ang gagawin ko para makabili din ako ng gear case na flower. Yun ang kailangan ko kasi gear case na flower. So doon natin tapusin ito sa pagbilihan natin ng pesa mamaya. Kasi mayroon pa akong gagawin doon sa Libagon. Magkakabit lang naman ng gear case. Pwede rin natin isama yon sa vlog natin sa part 2 na. So yan mga kabutingting, tarungin muna natin si ma'am. Anong masasabi niya sa performance natin? Okay lang, ma'am. Ayos lang. Ayos lang daw, mga kabutingting. Yung lalaki naman kanina, mga kabutingting, yun naman yung asawa niya, yung kunsihal. Si ano nga pangalan niya? Tolentino Balido. Tolentino Balido, ayun. Tolentino Balido? Hmm. Ano pangalan niya? Tolentino? Tolentino. Parang apelido lang senador yun, no? Oo nga. Yan mga kabutingting, gaya nga na sinabi ko, hindi muna natin dito tapusin yung video natin sa araw na to, continue na natin mamaya. So yan mga kabutingting, andito na tayo sa shop ni Boss Edwin. Dahil bibili nga tayo ng, may bibili ako dito na gear case. Kaya ako talaga dito na area ngayong araw na to. At bago ko tayo pagpatuloy mga kabutingting, mayroon lang tayong shoutout. Shoutout Renato Aban from Pasig City, Vladimir Santos, Darmin, Yek Vlogs, Florindo Isidro 09 from Marikina City, Hermes Suarez from Sapang Bato, Angeles City, Adomis Mendoza, Jeffrey Samura, Exjan, Jordan Orias, at si Liz Orias. Yan, shout out sa inyong lahat. Ann Amelia from Davao. Yan, shout out. Boss Dan TV. Yan, shout out sa iyo, Idol. Dinis Lagdaan. Yan, shout out sa inyong lahat. Sa mga hindi ko na nabanggit na iba, siguro hindi ko na kayo maisesa dahil yun lang yung nasulat sa kodigo ko ngayong araw na ito. So, dahil matagal-tagal din akong hindi nagbasa sa comment section dahil tinamaan tayo ng virus na buting at rangkaso lang ang virus na sumama sa atin. Kaya pang isang linggo ang sakit lang. At sa awa naman ng Panginoon na gumaling din tayo kaagad. Amen. Dalawa, sir. So, kaya ito yung dahilan mga kabutingting na bakit ako napunta ako rito. Pero sulit naman yung pinunta ko ngayon sa araw na to dito dahil bago ako pumunta rito sa shop, nag-ikot-ikot muna ako at yun nga yung ginawa natin kanina. So, may part 1. May part 1, may part 2 rito mga kabutingting siyempre. So, ito yung kailangan ko mga kabutingting kasi wala akong dala nito. So, continue na naman natin ulit ito mamaya doon sa pagkakabitan natin nitong earpiece. Hi, yan o, hi daw si Sir.